Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo yung magkwentuhan. Ang tatlong player na nanguna sa NBA Draft. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So NBA Draft mga kaibigan, 60 young basketball players na naman ang matutupad ang mga pangarap nila na mapakinggan ang kanilang pangalan na matawag sa gabing ito. Madami ang mga inaasahan na magiging malaking star sa draft na ito. Ngunit pag-uusapan natin muna ang tatlong nanguna at ang kanilang mga kalakasan at kahinaan. Kinuha ng Detroit Pistons si Cade Cunningham bilang ang kanilang number 1 pick. Si Cade Cunningham mga kaibigan na isang 6'8 guard. Malamang ay siya nga ang may pinaka-polished game sa draft class na ito. Sa kolehiyo ay nag-average siya ng 20.1 points, 6.2 rebounds at 3.5 assists per game while shooting 43% sa field. Nilinis na din ng iba't ibang awards sa kolehiyo at nag-uwi siya ng iba't ibang National Player of the Year awards. Sa mga hindi pamilyar sa kanyang style of play, si Cunningham ay may katawan na pang small forward, ngunit mas komportable siya bilang isang point guard. At dahil sa kanyang height na 6'8", kitang-kita niya nga ang depensa ng mga kalaban. At ang kakaiba kay Cunningham ay sa batang edad niya, hindi siya ang nakasanayan natin sa mga rookie na napakabilis maglaro. Siya nga yung tipo ng player na may sariling pace kung tawagin natin, kaya naman hinahaling tulad siya ng iba kay Luka Doncic, ngunit wala naman perfect comparison para sa kanya. Ang kalakasan niya ay magaling siya na offensive player. May magandang outside shooting at mature na maglaro para sa kanyang batang edad. May magandang size din siya para sa isang point guard. Kaya naman kung magagamit niya ang kanyang size tulad ng ginagawa ni Luka Doncic, tiyak na magiging sakit siya sa ulo ng madaming kalaban. Habang ang kanyang kahinaan naman ay posibleng ma-expose siya ng mga Trae Young, Ja Morant at iba pang mabibilis na point guard dahil magaling na defender si Cunningham, ngunit hindi siya gaanong explosive at mabilis sa kanyang paa. So ayun nga po mga kaibigan ang konting pakilala natin kay Cade Cunningham. Napunta naman ang Filipino-American na si Jalen Green sa Houston Rockets bilang ang number 2 pick. Si Jalen Green mga kaibigan ay malamang ang pinaka-talented player sa draft class na ito. Hinahaling tulad siya ng madami kay Kobe. Ngunit madami na nga nabigyan ng titulo ng The Next Kobe Bryant. At hanggang ngayon ay wala pa tayong masasabi na mabibigyan ng hustisya ang palayaw na susunod na Kobe. Dahil si Jalen Green ay may skill set na nakita natin sa batang Kobe noon, subalit alam naman natin na si Kobe ay may kakaibang work ethic. Si Jalen Green ay isang player na kayang gumawa ng punto sa iba't ibang paraan, tulad ng pull-up, catch and shoot, slashing at may kakaiba din siyang athleticism na nagiging dahilan ng kanyang mga highlight plays. Magaling din siya na magbasa ng mga passing lanes na nagiging dahilan ng kanyang mga easy basket sa fast break. Yan nga ang mga kalakasan niya. Ngunit ang kanyang mga kahinaan naman ay una ang kanyang decision making. Minsan may mga questionable nga siyang mga pasa na ginagawa. Halos pantay lang din ang kanyang turnover at assists. Madalas na matapikan siya ng bola ng mga defenders tuwing lumulusot. Madalas din siya na umasa sa kanyang athleticism. Isang bagay na hindi ganong epektibo laban sa mga big man ng NBA. At panghuli ay ang kanyang katawan. Sa ngayon nga ay payat pa si Jalen Green at tiyak nga na kinakailangan niyang magpalaki ng katawan. Dahil sa kanyang posisyon ay posibleng niyang makabangga ang mga tulad ni Jimmy Butler na malamang ipapagpag lamang ang payat na katawan ni Jalen Green sa ngayon. Overall mga kaibigan, ang pinakamataas na maaabot ni Jalen Green sa palagay ko ay pwede siyang maging scoring champion. Ngunit kung hindi nga siya mag-e-ensayo ng mabuti, pwedeng matulad lamang siya kay Andrew Wiggins. Habang ang Cleveland Cavaliers naman ay pinili si Evan Mobley bilang ang kanilang number 3 pick. Si Evan Mobley mga kaibigan na isang 7-foot power forward at madalas siyang ihalin tulad ng mga tao kay Anthony Davis noong nasa kolehiyo pa ito at dahil yan sa kanyang magandang shooting sa mid-range at kakaibang galing sa depensa. Mabilis din siya para sa isang 7-footer at unti-unti din na gumagaling ang kanyang ball handling skills. Madalas siyang ihalin tulad ng mga tao kay AD. Ngunit para sa akin ay mas magandang comparison sa kanya si Chris Bosh. Medyo mas athletic lang nga si Evan Mobley at mas magaling na defender kaysa kay Chris Bosh. At yan nga ang kalakasan niya. Depensa, decent mid-range shooting, mabilis para sa isang big man, may kakayahan na magdala ng bola, willing passer at higit sa lahat siya ay isang 7-footer. Ang kahinaan naman niya ay ang kanyang low post game. Para sa isang 7-footer, halos wala nga siyang galaw sa low post at wala din siyang malambot na bitaw sa mga hook shots. At ang kanyang katawan ay medyo hilaw pa at tiyak nakakalabawin pa siya ng mga tulad ni Giannis, AD, Jokic at ng iba pang mga bigating big sa ilalim. Pinakamataas sa posibleng niyang maabot na level ay Chris Bosh o kaya naman Anthony Davis. At ang pinakamababa ay wag naman sana, posibleng matulad lamang siya kay Thon Maker.
So ayun lang naman po mga kaibigan ang ating mabilisang update ngayon. Sino ba sa tatlong ito ang may pinakamataas na chance ang maging superstar? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.